ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, Lenny Robredo! Magandang gabi sa inyong lahat! Kumusta po kayo? Dalawang araw na lang, boboto na tayo. Bago pa man ang lahat, maraming salamat. Bago pa man po ang lahat, uunahin ko na po ang ilang paalala dahil baka makalimutan ko. Sa Lunes, magdala ng listahan. Tiyakin na ang kasama dito, mga taong matitino, mahuhusay, at mapagkakatiwalaan. Ang pakiusap ko po, sa bawat number 10 na Lenny Robredo sa balota, kailangan may number 7 na Kiko Pangilina na kasama. Ang ating pong mga senador, sina Teddy Bagilat, Laila De Lima, Chel Jocno, Dick Gordon, Risa Hontiveros, Alex Lacson, Sunny Matula, at Sunny Trillanes. Makakapanilbihan po ako ng maayos kung sila ang kasama natin sa laban na ito. Sa pagtungo nyo sa presinto, isabay ang kayang isabay. Mapagmatsyag dapat i-record at i-report ang anumang pangyayaring di pangkaraniwan na masasaksihan ninyo. Isuot ang anumang kulay na nais ninyo. Huwag matakot dahil napakarami natin. Dinala po tayo dito ng iba't ibang kwento. Marami sa atin nandito bilang kulminasyon ng ilang buwan ng pakikilahok. May iba ring matagal ng kahanay, pero dumadalo sa rally sa unang pagkakataon. Mga ayaw palipasin itong huling araw ng kampanya nang hindi nagpapabilang. Bawat isa po sa inyo patunay, hindi lahat natutulog ngayong isinusulat ang kasaysayan. Noong Oktubre, tinawag ko kayong gisingin ang inyong lakas at tumugon kayo. Ngayong gabi, buong pagmamalaki nating masasabi, nandito ako. Kasama ako, tumataya ako. Marami po sa inyo, kagaya ko din noong nagsimula. Kabataan na tahimik, mahiyain, pinapanood muna ang nangyayari sa paligid. Nagbabad tayo sa mga komunidad. Nakinig tayo sa mga pinagdadaanan ng ating kapwa. Dahan-dahan ang pagdating ng pagkamulat. May mali sa sistema. May magagawa ako para itama ito. Kahit po noong tumakbo ako, nanalo, at nanungkulan bilang pangalawang pangulo,
tuloy ang pagbabalik ko sa mga katotohanang ito. Sa bawat sandaling kailangang magnilay, noong panahong isinantabi tayo sa gabinete, kung kailan inilatag na sana natin ang plano para sa maayos na pabahay, sa bawat bagong kasinungalingang ibinabato sa aming pamilya, sa election protest na hindi tinatantanan gaano man kalinaw ang ating panalo. Noong tanggapin natin ang pagiging drug czar, kahit na alam nating isa itong patibong, dahil naniniwala tayong kung may kahit isang buhay na maililigtas, dapat gawin natin ang lahat. Sa bawat gabing magpuyat tayo para magdala ng ginhawa sa mga nagugutom, sa mga iniit sa puwera, sa mga pinagdusa ng iba't ibang krisis, sa lahat ng pagkakataong ito, bumabalik tayo sa tanong ng pagkamulat at ng karugtong nitong pagkilos. Ano ang pwede nating gawin? Pinatunayan nyo ngayon, parating may magagawa ang Pilipino. Iba-iba man ang konteksto natin, dito at ngayon nagtatagpo ang ating iba't ibang mga kwento. Sa katotohanan, ang kapangyarihan hindi kailanman maaagaw mula sa kamay ng taong bayan. At sakali mang may magtangkang agawin ito, pumapalag tayo. May lakas na nagigising sa atin at nagtututok ng sarili sa dakilang layunin. Eksaktong 7 buwan na ang nakalipas, October 7, inihain ko ang sarili bilang kandidato sa pagkapangulo. Aaminin ko, tanging pananalig ang pinanghawakan ko. Walang survey na nagsabing kapag tumindig ako, may titindig sa tabi ko. Pero kahit kailan, hindi ako nagduda. Hindi ako kailanman nawalan ng pag-asa. Dahil alam kong mahal ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino. Kahit magkakalayo, gumawa kayo ng paraan para ibandila ang pakikilahok. Kahit walang bayad, kahit abonado, kahit matrapik, pumunta kayo sa mga pagtitipon. Ibinuhos ang inyong talento sa paggawa ng mga kanta, ng tula, ng mga mural, ng mga placard. Miski ang pangmeryenda ng inyong mga kasama, sinagot nyo pa. Ang mga celebrity, itinaya ang kanilang karera at pangalan. Kahit gutom at uhaw at nakabilad sa araw, sige lang sa pagtayo. Kahit pagod na, naglakad pa rin kayo para hanapin ang susunod na pinto. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat dahil sinabayan ninyo akong ipaglaban ang ating bansa. Simula pa lang, mulat na tayo. Ang laban na ito, hindi tungkol sa iisang tao o kandidato. Bihikulo lang ako ng pag-ibig na sumasaklaw sa bawat Pilipino. Hindi madaling ipaliwanag ang pag-ibig na ito. Paminsan pa nga, tinatawag na misteryo. Pero tiyak nating nagmamahal tayo. Dahil tayo mismo ang nagdadaan dito.
Wala akong kaduda-duda. Alam ng bawat Pilipino ang pakiramdam na ito. Alam ito ng mga magulang na napapapakit na sa antok, pero diretso pa rin sa trabaho dahil katumbas ng pahinga ang gutom ng kanyang pamilya. Alam ito ng lahat na lumulunok ng hiya para mangutang ng pantustos sa pangangailangan ng mga anak nila. Alam ito na mga handang gawin ang lahat para lang makahiram ng sasakyan dahil kailangang itakbo sa ospital ang may sakit. Alam ito ng bawat isa sa ating nakaranas ng peligro o kaba. Pero ang unang pumapasok sa isip ay kung paanong masisigurong ligtas ang mga mahal niya sa buhay. Ito ang katotohanang tinatayaan natin. Hanggang sa huli nating hininga, walang Pilipinong hindi marunong magmahal. Magkakarugtong ang pag-asa ng bawat Pilipinong kumakayod, nagsasakripisyo, nagmamahal ng kanyang kapwa. Sana makaraos. Sana guminhawa. Sana maabot ng mga mahal ko sa buhay ang mga pangarap nila. At kung mahal natin ang Pilipinas, madaling ipinta ang eksena ng mga pangarap na ito. Isang bansa kung saan walang magugutom, kung saan makakapagpagamot ang may sakit, may pera man siya o wala, makakapag-aral ang kanyang mga anak, kung saan kung magbanat ka ng buto, makakaipon ka, magkakabahay ka ng sarili, at maitataguyod mo ang lahat ng kailangan ng pamilya mo. Makakarating ka ng ligtas at mabilis sa gusto mong puntahan dahil maayos ang sistema ng transportasyon. Makakamit ang hustisya, lalaya ang mga inosente at mananagot ang mga nagkasala. Hindi ko ipapangako na makakamtan natin agad ang lahat ng ito o na mawawala ang lahat ng problema natin sa isang iglap lamang. Pero ang panata ko, sa landas para maabot ang solusyon, palalayain kayo ng gobyerno mula sa mga dumadagan sa inyo. Tatabihan kayo sa pinagdaraanan ninyo. Ibubuhos ang lahat ng sandali, bawat piso ng buwis natin, ang buong lakas para iangat ang buhay ng lahat na Pilipino. Magkakaroon tayo ng gobyernong makikinig sa atin. Napupuntahan tayo nasaan man tayo. Namamahalin tayo ng tunay. Ngayon, ang huling araw ng kampanya. Napakaraming aral ang ibinahagi sa atin ng mga nakaraang buwan. Natutuhan natin, palaging mas radikal ang magmahal. Ang pagbaklas sa luma at bulok na sistema nagsisimula sa pagtigil ng bangayan, sa pagkilala sa halaga ng isa't isa, sa pagdidiin sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig niyayakap ang lahat. Lumalabas sa nakasanayan, walang iniiwan, walang tinatalikuran. Natutuhan natin, napakabuti ng Pilipino. Handa pa rin ang Pilipinong magbukas ng puso. Pilit man tayong pinag-aaway ng iba, kung tao sa tao,
kwento sa kwento ang labanan. Kung puso ang kumakausap sa kapwa-puso, laging magwawagi ang katotohanan. Walang mas hahalagang budget kesa tiwala. Walang mas mabisang makinarya kesa sa taong nagkakawang gawa. Natutuhan natin ang minsan ng namulat, hinding-hindi na ulit mapipikit. Dala na natin habang buhay ang dakilang layunin na tumawag sa atin para makilahok sa krusadang ito. Karapatan nating magkaroon ng kinabukasang may dignidad at tungkulin natin na ipaglaban ito. Natutunan natin, walang imposible. Noong nagdeklara ako ng kandidatura, ang iba sa inyo na andon, mabibilang ko lang kung ilan ang nasa harap ko. Ngayon, hindi ko na matanaw ang dulo ng mga taong kasama natin ngayon. Totoong walang kayang tumumbas sa nagkakaisang lakas ng sambayanang Pilipino. Higit sa lahat, palaging may pag-asa. Likas sa tao ang itutok ang mata sa abot tanay na tanaw na mas maginhawa, na malaya sa pagdurusa. At likas sa pag-asang ito ang kumalat, ang dumaloy sa bawat isa sa atin. May pag-asa sa loob nating lahat. Apoy itong hindi matutupok, liwanag na tumatanglaw sa landas ng iba. Bukas, hindi na pwedeng mag-house to house. Nalungkot ba kayo? Na-enjoy nyo ba yung house to house? Mabuti naman. Bawal na ding maghayag ng pampublikong suporta. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, manalangin, magpasalamat sa lahat ng nakasama. Palayain ang sarili mula sa duda at pangamba. Magtiwala na sa dulo ng pawis, panahon at sakripisyo, may tagumpay na nag-aabang. Gawing payapa at tahimik ang ating puso. Pakinggan natin, may milyon-milyong pusong tumitibok, lumalaban, nagtitiwala sa kapwa Pilipino, nananalig sa Diyos, nag-uumapaw sa pag-asa, sabik na sabik ng paigtingin ang pagkilos tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Ipagdiwang natin ngayong gabi ang isang makasaysayang kampanya. Kaya tara na, ipanalo na natin ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat.